Good morning mga ka-farmers. Welcome to our YouTube channel. So today we will update what is going on in our farm. So we started already harvesting our ampalaya. So this is our ampalaya. This one. So we have a little problem in our ampalaya. There are so many weeds on the ground, and also our heaper covered by weeds. So this afternoon I will grass cut the area that can be pwedeng daanan ng grass cutter. So dito sa gitna tulad nito, pwede gaanan daanan ng grass cutter. So grass cut ko to mamaya. And also we are able to harvest na sa ato ang papaya. So this is our papaya. We bought some kind of drip irrigation system, no? So we get water from this tub, and we distributed it to sa kada puno ng papaya. So medyo hindi kasi patag tong lugar natin. Ay, may natumba na papaya. So ito, may isang puno na natumba. Natumba. Sayang. And also another there na malapit yung matumba. Sa sobrang dami ng bunga niya, hindi na kinaya. Ito. Ito, pwede na itong harvestin. Ano? May yellow na siya. So paano malaman na pwede na i-harvest ng isang papaya kung mayroon na siyang stripe na yellow tulad nito? So pwede na itong ma-harvest. Tulad nito. So ito, pwede na din itong ma-harvest. Ito. At sa may isa pa dyan. Ito. So maliit, medyo maliit lang yung mga puno niya. No? Medyo maliit lang at mataas. So magpatubig tayo ngayon. Kasi medyo masakit yung init. Ito yung kailangan ng plants eh. 70% ang kailangan ng plants ay water, tulad din ng tao. Kailangan din natin ng tubig. So ito yung water source natin. So 3 meters deep yan na well. Tapos dyan nakakuha tayo ng tubod. May maliit na tubod or spring. Yun ang nagbibigay sa atin ng tubig. So with the help of this 7 horsepower na water pump, ito yung pangalan niya nito, si Yama. Yama. So ito yung nagbibigay ng tubig sa taas. Si Yama. Okay. Yayaman tayo nito dahil kay Yama. So may na-discover ako. Yung water pump, hindi niya mapaakyat yung tubig sa taas kung mayroong laman yung hose. So kailangan nating i-drain yung hose bago siya umakyat. So, ang mangyari nito, parang fountain to mamaya. Pero, takpan lang natin ng kamay para hindi tayo mabasa. So, kailangan i-drain yung water na nasa hose para makaakyat siya. Yan. Parang, yan ang nangyari.
So, kailangan natin i-water doon sa banana. So, kailangan i-drain to kasi nang hindi ko na-drain, hindi siya makaakyat. Hindi nga ma-push yung mabigat na tubig na nakastack sa hose. So, kailangan i-empty mo para madali siyang makaakyat. Yan, i-empty na. Okay. Takpan natin ulit. On natin. On yung... So by the way, yung makina to ay diesel, no? 7 horsepower na diesel. So madali lang siya paandarin. Kailangan lang yung choke niya ibaba. Tapos kailangan lang na lakasan lang yung pag bira. Minute lang, aakyat na yung tubig. So, kailangan natin takbuhin paakyat. Dahil sa farming na to, I lost 10 kilos. Yung mga kasunis ko na hindi nakakasya, ngayon kasya na. Yun yung blessing. Isa sa blessing. So, yan. Ito. Ito yung first tub na kailangan punuin. Tara, maligo. Oh, lakas. Lakas ng tubig, oh. Look. Kumaapaw, oh. Dali lang napulo yung isang tub. So, kailangan patayin. Kailangan siyang patayin dito. Dahil puno na. Para yung tub naman sa may bayabas mapuno. So ito yung naka-exit everyday. Ito wala na on. Kailangan yun. Win! Sundin na dahil mga kaday. So ito yung panganay ko. Ang laki na. Oh, inipuan na lang. Tukaw na lang yung mga dati. Para ulit masaya na tubig. Tapos bubuan ninyo yung bayabas. Ha? May tao na mo. Kao na, dito kao na. Ya, asa. Ala sa video. So, we harvested some cherry tomato. Tomato. Oh, maliit na tomato. Parang cherry. So, ito yung next na tub. Kailangan punuin para madiligan yung mga halaman. And we have also here some watermelon. In our guava, we started to harvest our guava. And ituro ko sa inyo paano mag-alaga ng guava. In my next vlog, ituturo ko sa inyo paano mag-harvest o mag-alaga ng apple guava. So may sikreto siya. So yung sikreto na to tinuro din sa akin ng isang mentor, no? Nag-mentor sa akin. So ito yung harvest namin ngayon. Ang laki. Siguro nasa mga 400 to 500 grams yung isa. So we harvested about 7. Ika 8 sana to, pero nasira. Siguro nag-stack kung water sa plastic. Tapos nagpinitid sa loob, nasira yung bunga. So we harvested 8, no?
and 7 goods apple guava. So about 3 kilos. Whew. So we have here some guod. We will cut this guod to be like this one, and to be all kailangan din siyang hatiin na maging ganito. Tapos lagyan ng tulis, no? Lagyan ng tulis at saka gawing trigger ng guava. So yan na yung naumpisahan ko. So ituturo ko sa inyo specific niyan kung paano. So we also start to harvest our squash. The other day we harvested about 30 kilos of squash, and also we are able to harvest our eggplants. So this is our eggplant plantation. So about 400 hills. So maybe in the fifth or fourth harvest, or even in the sixth harvest, we will able to harvest more. We also encounter some problem in our eggplants, and we want to share it with you how to control, no? How to control the white flies. So we tested different kind of insecticide, pesticide, but doesn't work. No, doesn't work. It will not kill the white flies. And very simple way how to eliminate white flies. I want to share that with you in my next videos. So abangan nyo yan kung paano tuksuin yung white flies sa kapalaya. So yan lang po yung vlog natin ngayong umaga. So ngayon nakaprepare sana ako na mag grass cut, pero I have important things to do. Kailangan ko pang mag-abri sa aking tindahan. So ngayon ituturo ko rin sa inyo paano gumawa ng fruit mix. So maggawa tayo ng fruit mix na yung papaya na hinarvest natin, gawin nating fruit mix, ibinta natin. So yan. So maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe pa kayo and share. Thank you.